dari Indofans. Raise your right hand and repeat after me. Ako si Stay Tuned in Barangay. Na inihalal sa katungkulan bilang sabihin ang posisyon. Ay taimtim na nanunumpa. Natutuparin ko ng buong husay at katapatan sa abot ng aking kakayahan ang mga tungkulin ng aking kasalukuyang katungkulan at ng iba pa nitong pagkaraan gagampanan ko sa ilalim ng Republika ng Pilipinas na aking itataguyod at ipagtatanggol ang saligang batas ng Pilipinas na tunay na mananalig at tatalima ako rito. Nasusundin ko ang mga batas, mga kautosang legal at mga dekretong pinaiiral na mga sadyang itinakdang may kapangyarihan ng Republika ng Pilipinas. At kusa akong babalikatin ang pananagutang ito ng walang anumang pasubali o hangaring umiwas, patnubayan nawa ako ng Diyos. Congratulations. Quanchis, please remain on stage for our photo ops. Thank you so much. Again, congratulations to the newly elected members of the Sangguniang Panglungsod ng Pasig City. Raise your right hand, our Vice Mayor, and repeat after me. Ako si, sabihin ang pangalan at barangay. Ako si Robert Vincent Jude Dodot B. Jaworski Jr. ng Barangay Bagong Ilog. Na inihalal sa katungkulan bilang sabihin ng posisyon. Na inihalal sa katungkulan bilang Vice Mayor. Lungsod ng Pasig. Lungsod ng Pasig. Ay taimtim na nanunumpa. Ay taimtim na nanunumpa. Natutuparin ko. Natutuparin ko. Ng buong husay at katapatan. Nang buong husay at katapatan sa abot ng aking kakayahan ang mga tungkulin ng aking kasalukuyang katungkulan at ng iba pang pagkaraan nitoy gagampanan ko sa ilalim ng Republika ng Pilipinas na aking itataguyod at ipagtatanggol ang saligang batas ng Pilipinas na tunay na mananalig at tatalima ako rito nasusundin ko ang mga batas mga kautosang legal at mga dekretong pinaiiral ng mga sadyang itinakdang May kapangyarihan ng Republika ng Pilipinas. At kusa kong babalikatin ang pananagutang ito ng walang anumang pasubali o hangaring umiwas. Patnubayan nawa ako ng Diyos. Congratulations.
And now for our photo ops. Again, congratulations to our newly elected Vice Mayor, Dodot Jaworski. Isa pong mapagpalang umaga sa inyong lahat. Nais ko pong batiyan ang ating mga pinagpapapitagang mga bisita, mga halal na opisyales ng ating pamahalaan sa pamumuno po ng ating mahal na Mayor Vico Soto, kanya pong pamilya, kay Bossing Vic, Tita Connie, sa ating pong Congressman Roman Romolo at kanyang may bahay, Ma'am Salani, at sa ating pong dating Senador Alberto Romolo at kanyang may bahay, Tita Lovely at kanyang pamilya. Sa mga bagong halal na konsihal ng ating lungsod Pasig at inyong mga pamilya, sa ating mga department heads na nandito, mga kapitan ng ating barangay, mga kagawad, sa lahat ng empleyado ng lokal na pamahalaan at lalong-lalo na sa ating mga bisita, kung sino ang tunay na dahilan na kami ay nakatayo sa inyong mga harapan sa umagang ito. Umaga po sa inyong lahat. Today is a very special day for me. As I stand before you as the newly elected Vice Mayor of the City of Pasig, 15 years have passed since I last served the people of our beloved city, then as your congressman. After a failed mayoralty run in 2007, so many things have transpired. Agonizing wounds, permanent scars were experienced, causing life alterations for so many Pasigueños who bet on change back then, including, of course, my own family. Marami po sa mga dati nang tumaya sa pagbabago ang muling lumaban para sa reforma ng ating lungsod noong naihalal si Mayor Vico sa kanyang unang termino noong 2019. And barely a year and a few months ago, I had no inkling that this day would even be part of my wildest imagination. Hindi ko po akalain na muli akong haharap sa inyo bilang isang halal na opisyal ng ating pamahalang lokal. So I would like to thank, first and foremost, Mayor Vico Soto for putting his trust in me. Mayor, marami pong salamat sa tiwala ninyo sa aking kakayahan. I will not let you down. But more importantly, nais ko pong ihatid ang aking taus-pusong pasasalamat sa mahigit 205,000 Pasigueño na nagpahiram ng inyong tiwala sa akin. Sa gitna ng hirap, kakulahan ng panahon, batikos, kasama na rin ang panlilinlang ng ating mga katunggali, di po kayo nagpatinag. Ang ating mga volunteers, mga dati nang mga leader, mga bago nating mga taga-suporta at mga kaibigan, ito ay panalo ninyong lahat. Hindi ko po kaya angkinin ang tagumpay na ito dahil kayo ang nagbigay sa akin ng lakas ng loob at paniniwala na kaya nating magwagi. Maraming salamat po sa inyo. At sa mga kapwa nating Pasigueño na hindi natin nakasama sa huling halalan, nais ko rin pong ipahatid sa inyo na pagsisilbihan ko po kayo ng buong puso at katapatan upang makamit ang inyong tiwala. Tapos na po ang panahon ng politika. Ngayon ang panahon ng paghilom at pagkakaisa.
para sa ikabubuti ng ating mahal na lungsod ng Pasig. At siyempre po, hindi magiging posible ang lahat ng ito kung hindi dahil sa suporta ng aking pamilya. Lalo na sa aking mga anak na si Robbie, Rafael at Renzo. Thank you for supporting and believing in your dad. Maraming nabighani sa kagwapuhan ng mga anak ko. Buti na lang nagmana sila sa kanilang ina. At sa aking mahal na kabiyak sa buhay, sa aking mahal na asawa na si Mikey, thank you for being the loving inspiration to my life. You make me a better man. And lastly, today is a day of giving thanks to all of you who have lent us not just your solemn votes, but more than that, you have given us your full trust and confidence to lead our beloved city. Today, we celebrate the beginning of a new era of public service in the city of Pasig. With the overwhelming support bestowed by the citizens of our city to your local leaders during the last elections, the people have spoken with a resounding voice that we in Pasig are indeed not only ready for change, but even more so, ready for actual life-changing reforms for a brighter future for all Pasigueños. Maraming salamat po muli sa inyong tiwala. To God be all the glory and praise. May God bless our beloved city of Pasig. Magandang umaga po sa inyo. Mahal naming Mayor, raise your right hand and repeat after me. Ako si, sabihin ang pangalan at barangay. Ako si Victor Mareges N. Soto ng Barangay Ugong. Na inihalal sa katungkulan bilang sabihin ang posisyon. Na inihalal sa katungkulan bilang alkalde. Lungsod ng Pasig. Lungsod ng Pasig. Ay taimtim na nanunumpa. Natuto pa rin ko. Ng buong husay at katapatan. Sa abot ng aking kakayahan. Ang mga tungkulin. Ng aking kasalukuyang katungkulan. At ng iba pang pagkaraan nito'y Gagampanan ko. Sa ilalim ng Republika ng Pilipinas. Na aking itataguyod. At ipagtatanggol. Ang saligang batas ng Pilipinas. Na tunay na mananalig. At tatalima ako rito. Nasusundin ko. Ang mga batas. Mga kautosang legal. At mga dekretong pinaiiral. Ng mga sadyang itinakdang. May kapangyarihan. Ng Republika ng Pilipinas. At kusa kong babalikatin. Ang pananagutang ito. Nang walang anumang pasubali. O hangaring umiwas. Patnubayan nawa ako ng Diyos. Congratulations po. Isang mapagpalang umaga sa ating lahat. Magandang umaga. Maraming salamat po sa paglaan ng oras para maging bahagi ng ating oath-taking and inauguration ceremony. Hindi ko na rin po masyadong ahabaan ang aking pagsasalita dahil napaka-importante din po, mahalaga din po na mapanood din po natin yung sa nasyonal na ngayong tanghali po. Pero bago po ang lahat, ang umagang ito ay para naman po sa pagpapasalamat. Unang-una po, ako po ay nagpapasalamat siyempre sa aking pamilya. Nandito po ang aking mga magulang na si Bossing,
Nasaan yung mga TL natin? At ang aking nanay, na si Connie. Mapagalitan ako. Pag-uwi ko tuwing gabi, nakikinood kasi sa Facebook Live dong si Mama. Minsan pag-uwi ko paggabi, ano na naman sinabi mo na nanay mo si Ruby Rodriguez? Mama, pa, maraming salamat sa lahat ng suporta throughout the years. Alam ko rin yung sakripisyon ninyo, pati ng mga kapatid ko, mga pamangkin ko, si Pauline, at buong pamilya natin. Ano, sa ating Congressman Roman Romulo, na nag-oath na rin po kanina, papunta po yata siya sa National Museum, kaya nauna na po siya mag-oath sa atin. But of course, kasama rin natin ang kanyang pamilya. Nandito po ang ating former secretary, former senator, Daddy Bert Romulo, and Mommy Lovely Romulo. Maraming salamat po. Of course, si Miss Shalani, Tita Mons, at ang dami kong gustong sabihin, ano, pero medyo gipit tayo sa oras. Meron pa naman po tayong State of the City address sa July 2. Doon ko na po sasabihin ang lahat-lahat ng kailangan kong sabihin. At napakasaya ko po ngayong umaga. Of course, kasama din po natin ang iba't ibang representante ng ating mga nasyonal na ahensya. Special thanks, special mention po siyempre sa ating presiding judge, executive judge, Danny Cruz for administering our oath. Maraming salamat po. Sa ating mga kasamang religious leaders, civil society representatives, sa mga private sector partners po na kasama natin ngayong umaga, sa ating mga barangay officials, nasan po ang ating mga kapitan? Maraming salamat po. Pangunguna siyempre ng ating kapitan, Councilor Rigor Enriquez, sa mga kasama nating kagawad din na nandirito, sa ating mga SK officials, sa pangunguna ni Gia Clemente, of course, sa ating host na si Gab Bayan. Pwede pong mag-cheer para kay Gab Bayan. Gusto po ninyo. Sa ating mga outgoing councilors, nandito po kasama natin ngayon si Councilor Yoyong Martires. Nasaan po? Ayun, nasa gitna. Ito po talaga yung tunay kong kamukha. Councilor Edith Santiago. Marami po tayong ginagawa sa ating lungsod ngayon na sinasabi nila noon ay imposible. Noong nag-file po ako ng aking kandidatura, una noong 2018, ika nga, isa po yung life-changing decision. Pero hindi lang po buhay ko ang nagbago, kundi buhay ng maraming Pasigueño, ng maraming tao. Tinaya natin ang lahat, pati buhay natin mismo, tinaya natin para magpakilala ng pagbabago. Alam kong mga magulang ko, lalo na yung nanay ko, ayaw nilang naririnig to, ano? Mama, close your ears muna. Nung pumasok tayo sa laban noong 2018 hanggang naghalala noong 2019, handa tayong ibigay lahat, tinayaan natin lahat. Handa tayong mamatay para sa pagbabagong pinakikilala natin dito sa lungsod ng Pasig. At sabi nila, Biko, nasisiraan ka na yata ng ulo. At hindi ko naman po sinasabi na hindi totoo yun. Sabi nila sa akin, nako, padirang babanggain mo. Hindi mo kakayanin yan. Every 2 or 3 weeks, may kakausap sa akin, may tatawag sa akin, Biko, meron tayong intel report. Alam niyo na ang ibig ko sabihin. Pero hindi tayo nagpatinag. At maaaring ako yung naging mukha ng pagbabago, maaaring ako ngayon ang namumuno bilang alkalde ninyo, pero ang totoo naman po niyan, hindi ko to kinaya kung ako lang po mag-isa. Marami po sa mga kasama natin dito, marami po sa mga kasama natin mula 2018 hanggang ngayong 2022,
ay nag-ambag para sa pagbabagong ito. Tinayaan nyo rin ang inyong anak buhay, ang inyong mga buhay. At ngayon, nandito na po tayo. Hanggang sa naupo tayo ng 2019, marami pa rin tayong ginagawa na sabi ng marami ay imposible. Yung paglilinis natin ng pamahalaan, sabi sa akin, ako, okay na, nanalo ka na. Pero yung paglilinis na gusto mong gawin, hindi mo magagawa yan, sabi nila sa akin. Maraming kumausap sa akin, pati mga tradisyonal o mga lumang politiko. Ay, dito po sa Pasig, ang daming nagsabi na ako, yung SOP na yan, di mo matatanggal yan. Kailangan mo rin yan, sabi sa akin na ganun. Pero nagpakatigas tayo ng ulo. Tinayuan natin, tinindigan natin yung mga reforma na ngayon ay pinakikilala natin sa lungsod ng Pasig. At sa lahat po ng tumulong, sa lahat ng sumuporta, sa lahat ng lumaban kasama natin, maraming maraming salamat po sa inyo. Ngunit ngayong araw na ito, ako po'y galak na galak. Napakasaya ko po ngayong umaga na ito. Dahil isipin na lang po natin, lahat ng nagawa natin itong nakaraang 3 taon, marami po tayong nagawa. Hindi lang sa pagbabago, kundi pati mga programa, proyekto. Siguro maituturing nating pinakamalaking kinailangan natin gawin ay yung response natin patungkol sa COVID, hindi lang sa pang-medical, kundi pati sa pang-ekonomiya, sa pang-edukasyon. Hindi man perpekto ang mga nagawa natin, masasabi natin na napagtatagumpayan natin ng iba't ibang pagsubok, iba't ibang problema, mga suliranin na dumarating sa ating mga buhay at sa ating pag-gobyerno. Ngunit sa lahat ng nagawa natin itong nakaraang 3 taon, confident po ako na dahil sa mga kasama natin na nanumpa rin kaninang umaga, kani-kanina lang, dahil po sa mga tao na ito, ay kung ano nagawa natin itong nakaraang 3 taon, ay mas mahihigitan pa natin sa susunod na 3 taon. Nabanggit ko na po si Kong Roman, pero gusto ko lang po siya pasalamatan ulit dahil ngayon po, maaaring, yun nga po sabi ko, maaaring nagiging mukha ako ng pagbabago, pero ang totoong katalista ng pagbabago sa lungsod ng Pasig, wala po ako rito ngayon kung hindi dahil kay Congressman Roman Romulo. Ang aking rin pong taus-pusong pasasalamat sa kasama natin na sa loob ng isa o dalawang oras ay magiging vice mayor na po ng lungsod ng Pasig. Wala naman po siyang balak bumalik na sa politika. But I want to thank him from the bottom of my heart for stepping up to the plate and taking up the challenge. Vice Mayor Dodot Jaworski. Bilang mayor, meron din po akong mga pagkukulang. Meron po akong pagkukulang sa inyo, pati sa ating mga barangay. Inaamin po natin yan. Ngunit alam ko po, nakasama si Vice Mayor Dodot Jaworski, yung mga hindi ko naabot itong nakaraang 3 taon ay maaabot na po natin ngayon. At syempre, ang ating mga bagong kasama sa sangguniang panlungsod po natin, iisa-isahin ko ba kayo? Ba't ayaw mo? Mula sa district, hindi ko kasi memorize yung ranking pa ninyo eh. Pero unahin na po natin. Anong oras na ba? Alas 11 na ba? Di pa. Alas 10 na. Alas 10. 10? 10:30? O may konting oras pa tayo. Okay pa? Hinug na hinug na. Naghugis prutas na Councilor Kiko Ruscha. Ang dimples ng Pasig, Simon Romulo Tantoco. Ang konsehal na wag na wag niyong bibigyan ng kape,
dahil masyadong hyper po ito. Punong-puno ng sigla at enerhiya, Pao Santiago. Ang panganay na anak ni Bo... Hindi. Baka mag... Malaki na rin na itulong sa atin. Volta de los Santos. Ang ating kasama, dating kapitan, Eric Gonzales. At last but not the least, ang Batikan na ring konsihal. Maaring hindi natin kasama sa lineup o sa giting ng Pasig, pero mataas po ang respeto ko sa taong ito. Nakatulong po sa akin sa transport, sa palengke. Konsi, pakiusap ko lang po sa inyo. Huwag lang kayo masyadong marinig sa mga